ang tultok ang ating likaya. Walang handa na ihahamakin, pagkat walang tatapusan itang Richard Camela. Yun know, naman, hindi ko hayaang magdigo si Maggie nung wala kami. So lovely tonight, Carmela. Thank you. Para kakapanalo pa lang ng pageant. Mga bolero kayo, ha? Pero I appreciate it. Thank you. Para honored na mag-aaral sa Harvard si Maggie. That's good. Talagang decidido yung inaanak mo na pumalis sa pwesto ko sa negosyo. The party setup is very nice, Carmela. How's your party plan? Carmela, of course. Nothing but the best for my own. Really? Yeah. Where's the bandit man? I heard you did a show interview with David for the society page. I think they have a practice show for her. What? Why don't you look for her? Sabi mo inaantay na siya ng mga guests. Okay. Ibu mo na siya. Sige. Dito tayo. Boyfriend ka naman. I'm sure papakasalan ka ni Brent. Ate, kasi hindi ko siya mahanap eh. Parang tinakbuhan niya na yata ako. What? Ate, di ba he's your friend? Di ba ikaw nagpakilala sa amin, di ba? Remember? Pwede natin siya hanapin. Maggie, he's my friend. Pero hindi ko naman alam kung anong schedule niya at kung saan siya pumupunta. Maggie, are you there? Oh my God! Oh my God, si Mommy! Please, please, huwag mong masasabihin kay Mommy. Napatis ako, ha? Kailangan ko muna makausap si friend. Please, please, don't tell Mommy. Promise me. Ate, I won't. Promise. Thank you. Thank you. Maggie, the cotillion is about to start. Ikaw na lang iniintay. Carmela,
Nag-practice ba si Maggie? Ba't nagkakamali siya na sa'yo? Hindi ko nga alam eh. Nalipasan ng gutom, hindi pa siya kumakain eh. Maggie! Maggie! Hindi nalipasan ng gutom si Maggie, kaya siya hinimatay, Uncle. What do you mean? Maggie's pregnant. What? Buntis si Maggie at tinakbuhan siya ni Brent. Nakakahiya ka! Daddy, I'm so sorry po. Sorry? Ano pa magagawa ng sorry mo sa kahiyang inabot ko kanina? Ipinagmamalaki kita na matino ka! Nasabi ko hindi ka matutulan sa anak ni Crisanto na nagpapampis ng hindi nagpapakasal! Huwag ka na lumayo! Nandiyan din ang pisa mo si Ruth! Sabi ko, hindi ka matutunan sa kanya na hindi nakapagtapos ang pag-aaral dahil nabuntis at nagkasawa! I'm so sorry! Pero ano ginawa mo? Pinahiya mo ako sa mga kaibigan ko! Pinagchichismisan nila ako kanina! Daddy, I'm so sorry po! I'm sorry! I told you, you're too young to have a boyfriend! Na hindi mo siya pinaharap sa amin! Nahiya po ko siya sa inyo pa eh! Dapat lang! You promised me na makipag-break ka sa lalaki yun! Na magtatapos ka ng pag-aaral mo, nasusunod ka sa yapa ko! At balang araw, ikaw magpapatakbo ng conglomerates! You promised me! You lied to me! Sinungaling ka! Senan, pwede naman natin hanapin si Brent para pakasalan niya si Maggie! Sa tingin mo, kapag nagpakasal sila, mabubura itong iskandalong ito. Pagbubulungan pa rin tayo ng mga kaibigan natin, Carmela. Hindi mo na binigyan na kahiya ng mali mo. She was a beauty queen for God's sake! Hanggang ngayon tinitigila sa ilang mga tao, nilirespeto! Wala akong pakialam ko nang sabihin nila sa akin. Ako meron! Dahil buong buhay ko, inalagaan ko pangalang Monte Claro. Kung paano yan inalagaan ng papa ko at ng lolo ko! Kaya hindi ako papayag na sirain ng isang ampong katulad niya pangalan ko! Sandan! Please! Get out, Maggie! Mula ngayon, wala na ako, anak! Sandan, please! Makipaki ka na! Gusto ko pag-gising ko! Ayoko na kitang makita sa bahay na to. Isn't that a bit too harsh, Lanan? Kawawa naman ang anak natin. Huwag mo siyang kakampihan, Carmela. Kung ayaw mong pati sa'yo, magalit ako. Melang! Melang! Bakit po, sir? Tanggalin mo yung larawan eh. Opo, sir. Lanan! Anong sinabi kay Uncle Sernan? Why not? Mabuti nga yun nang nalaman niya na malandi rin ang ampon niya. Akala mo kung sino santas ang titay ang Maggie na yan? Yun pala, nasa loob ang kulo ng babaeng yun. Pero bakit mo naman tinangba sa debo ni Maggie? Dahil ganun ako gumanti, Abel. With a bang. Kawawa naman si Maggie.
Sabihin mo nga sa akin. May gusto ka pa rin kay Maggie, no? Luton, huwag nagsasabi mo. Gasawa na nga tayo, may anak na tayo. Ikaw yung ba nagsiselos ka pa rin kay Maggie? Dahil alam ko na sa kanya ka una nagkagusto. Pero maswerte ka dahil sa akin ka kinasal. Dahil panigurado, itatakwil ni Uncle Sernan yung Maggie na yan. Buti nga sa kanya. Ang tagal kong nagtiis. Ako ang totoong Monteclaro. Ang papa ko, ang katulong ni Uncle Sernan sa pagpapalago ng mga negosyo. Pero anong ginawa niya? Yung ampun na yun ay igugroom niya para mamahalan ng mga negosyo? No way! Ako ang dapat na mamahalan ng Monteclaro conglomerates. Ako at hindi ang babae niyo na anak lamang ng katulong nila dati. I will prove to Uncle Sernan na kahit hindi ako nakatapos, utak Monteclaro pa rin ako. Iniisip si Uncle Sernan. Alam mo naman may sakit sa puso yun, paano ko inatake? Eh di mabuti. Para sa atin na talaga mapunta ang Monteclaro conglomerates. Hindi ka ba natutuwa, Abel? Dahil ang anak mo ang makikinabang ng lahat ng ito balang araw. Na dapat lang. Dahil katulad ko, dugong Monteclaro ang nananalaytay sa mga ugat niya. Di ba, Aldrin? Di ba? Anak, please, huwag kang umalis. Please. Mga pinapaalis ako ni Daddy. Hindi, anak. Nabigla lang yun. Nabigla lang yun. Mag-iiba rin ang isip noon. Mami, binigyan ko kasi kayong kahihiyan ni Daddy. Kapag may mangyari kay Daddy, kapag inatake sa puso si Daddy, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Paano na ako? Kailangan kita. Shh. Mami, it's okay. Huwag na natin pahirapan to, ha? I'll keep in touch with you. Bye, Ma. Mag-iingat ka. Pamilya ko. Bakit kailangan mangyari ito? Nakakaya! You lied to me! Kaya hindi ako papayag na sila ng isang kagapong katulad na pangalan ko! Wala kayo, wala lang ako, anak. Natin siyang nakasama. Tayo nagpalaki sa kanya. That is to be expected.
Sanhan, bakit hindi natin pabalikin si Maggie? No. Oh, ano pa inintay mo? Umaupo ka na. Wala ngayon, masanay ka ng time na lang dalawa. Auntie Carmela, ay, ayaw na ba si Uncle Sir na niyong masusunod? Eh, paano naman ho yung gusto niyo? Anong gusto mong gawin ko? Asawa lang niya ako. Yun na nga ho eh, asawa. Partner. O may karapatan din ho kayo sa bahay na to. Abel, nung pakasalan ko si Sarnan, ipinangako ko sa Diyos na susundin ko lahat ng desisyon niya. Matagal na panahon ko yung ginawa. Hindi na ako marunong magdesisyon para sa sarili ko. Paano naman ho si Maggie? Ah, ganun na lang ho ba yun? Dahil ba ampun lang siya? Ampun nga si Maggie, pero tunay na anak ang turing ko sa kanya. 18 taon ko siyang pinalaki, minahal at inalagaan. Masakit sa akin ang mawala siya. Pero mas masakit sa akin kung mawawala o magagalit sa akin si Sarnan. Naintindihan mo ba yun? Uncle Sernan? What was that? Akala ko siya ang papalit sa akin sa pagpapatakbo ng Monte Claro conglomerates. Uncle Sernan, huwag niyo na akong isipin si Maggie. You still have me, Uncle. Your own flesh and blood. Hindi ko hahayaan na mawala yung pinaghirapan niyo ni Papa. Huwag mo akong bibigoyin, Ruth. Yes, Uncle. I will make you proud. Carmela, andito si Daisy. Daisy! Hello, Ninang. Daisy, wala na dito si Maggie. Ninang, I know. Nasa amin siya. Kamusta na siya? How is she? She's okay. She's not. Yun lang, lagi siyang umiiyak.
Auntie, gusto niyo ba siyang dalawin? Don't worry. Hindi ko sasabihin kay Angkan. It will be our little secret. Sige. Magbibihis lang ako, ha? Carmela? Nagpasama lang ako kay Abel. Nag-shopping ako. Sa buong panahon magkasama tayo, ngayon ka lang nagsinungaling sa akin. Bakit mo ako sinuway? Sanan, hindi ko naman kayang tiisin ang anak natin. Wala na tayong anak! Huwag kang makilang dito, Abel! Huwag yung pati sa'yo magkalit ako. Papipiliin kita, Carmela. Si Maggie o ako? Sana naman. Madali akong kausap. Pag si Maggie pinili mo, I'll let you go. Pag ako pinili mo, ini-expect ko na hindi mo napupuntahan si Maggie. Iniintay ko sagot mo, Carmela. Si Maggie o ako? Ikaw, Sanan. Padre, si Sir Nanto, alam ko nandyan si Maggie. This is what I want you to do. Sige, kumpadre. Bye. That was your ninong, Sir Nan, Daisy. Sabi niya, palisin daw natin si Maggie dito. What? Sobra naman siya. Saan pupunta si Maggie? Tayong walang mapupuntahan kapag hindi natin siya sinunod, Iha. You must remember, ang business natin ay funded by the Monte Claros. Huwag na po kayong mag-alala, Ninong. Aalis na lang po ako kaysa naman po madamay pa kayo sa galit sa akin ni Daddy. Maggie, no! Hindi ako papayag! Daisy, kilala ko ang Daddy. Mabait siya o generous siya. Pero kapag nagalit siya, matindi. Hindi naman ako papayag na madamay pa ang negosyo ni Ninong nang dahil sa akin. Lalayo na lang po ako. Where will you go? Si Maggie, ha? Kakatawag lang niya sa akin. Kaya tinawagan ko kayo. Nasa safe haven ako siya. Safe haven? Opo, Nina. Home for the unwed mothers. Doon daw siya dinala ng mga taong tumulong sa kanya nung nahilo siya sa kalye. Kawawa naman ang anak ko. Lacey, baka
baka naman pwede mong masamahan kay Maggie. Ninang, pinagbantaan ho ni Ninong si Papa. Baka ho pag samahan ko kayo, magalit siya sa amin. Ito nga lang pagtanggap ko ng tawag ni Maggie, natatakot na ako eh. I hope you understand. It's okay. Ang mahalaga eh, alam ko kung nasa si Maggie. Maraming salamat. Sabi ko na nga ba, hindi titigil si Auntie Carmela sa paghahanap kay Maggie. Kailangan malaman to ni Uncle Sernan. Ma'am Ruth, ipangako niyo pong posisyon sa akin, ha? Huwag ka mag-alala. Marunong ako mag-alaga ng mga taong loyal sa akin. Starting tomorrow, assistant manager ka na. Talaga po? Salamat po, ha? Dadalawin kasi ako ng mama ko! Maggie! Missy! Ang mama! Maggie, wala na si Ninang. Pumunta sila ni Ninong sa New York. Ha? Natunugan niya atang papunta siya rito. Kaya dinala ka agad ni Ninong si Ninang. Ang lapit-lapit talaga ni Papa. Karenina, kasi yun ang paboritong libro ng mama. Anak Karenina? Yes, yan ang ipinangalan niya. Ang ganda, di ba? Ikikwento yan kay Auntie Carmela. Sigurado ako matutuwa yan. Naku, baka mahuli kayo ni Ninong. Hindi. Masabi naman kasi ni Auntie, palilipasin niya muna ng mga ilang panahon eh. Tapos, alam naman niya, mapapatawad rin ni Uncle Sir ng si Maggie. I'm sure tatanggapin niya yung apo niya. Si Ana Karenina. Gusto ko na lang makita eh. Oo, oh, sino ka pa mukha? Sana sinasabi ko na nga ba, hindi titigil ang dalawang yan sa pagtulong kay Maggie. Narinig ko rin ho, Boss Ruth, na tatawagin nila ang Auntie Carmela niyo. Sabi pa nga ako ng asawa niyo na darating din ang panahon at patatawarin ni Big Boss ang anak niya. Tatanggapin niyo ang pamangkin niyo. Hindi ko pamangkin ang bastardong yun. Kaya nga hindi sila pwede makabalik sa buhay namin. Ngayon pa? Ngayon pa kung kailan ipinagkatiwala na sa akin ni Uncle Sernan ang pamamahala sa lahat ng mga negosyo to habang nasa Amerika sila? Hindi ako papayag na mawala pa sa akin to. Pero, Boss Ruth, kahit ano pong gawin niyo, eh,
legal na anak pa rin ni Big Boss, si Maggie. Pwede magbago ang isip niya. Pwede niyang tanggapin ulit ang mag-ina. Alam ko. Kaya nga dapat nawala na silang dalawa. Si Maggie at ang alam. Dapat nawala sila sa mga. Atake sa puso si Uncle Sir ng last year. Patawad niyo na si Maggie. So gusto niyo makita si Maggie tsaka yung anak niya. Magkano binabayad sa inyo ang asawa? Bakit ho? Titriplihin ko. Para hindi na mahanap ang pinapahanap ng asawa ko. Nasa dyaryo ka! Tingnan mo, Pamilya Monteclaro magbibigay ng 10 milyon para kay anak Karenina. Nahanap na ako ng totoo kong pamilya! Mayaman na ako! Bakit ko naman gugustuhin malaman ang tungkol sa babaeng nagpamigay sa akin, ha? Pero Nina... I said I don't wanna know! Pamilyang naghahanap sa'yo, sasabihin mo ayaw mong iiwan si Inay. Eh, nasa bingit na nga siya ng kamatayan! Ano kung kailangan nila? Ang nakitira rito ang may kailangan sa akin. Ako ang nawawala nilang apo. Sabi mo sa amo mo, nandito ang hinahanap niyang apo. Karen. Anak Karenina. Ay, kasama ko si Anak Karenina.